araw, madlang people. Ayan, gagawa tayo ngayon ng content, isang kahindik-hindik na content. Ayan, gagawa tayo ng kinilaw. So, yung gagawin natin kinilaw ay isda, no? Bangus. Yan ang gagawin natin kinilaw. So, yun ang recipe natin today. Isang bangus na kinilaw. So, ayan, isa-isahin natin ang mga ingredients ng kinilaw natin, no? So, ayan, samahan nyo ako at ating chap-chapin na yung bangos, no? Anong pag-chap-chap ng kinilaw, yung proseso. So, ayan, ayun na! Isa-isahin natin, guys, yung mga ingredients, ha? Isa-isahin natin. Ito na, guys, yung ating mga ingredients. Meron tayong 6 pieces na ano, chili. So, chili. Chili. May calamansi tayo. Calamansi. At may sibuyas. Onion. At saka luya. Yung ginger natin. So, ang gagawin natin, guys, ito yung ating gagawin. Ito yung gagawin natin, ano, kinilaw. So, ito, ang fresh na bangus. Ayan. Ayan, kinilaw. Ito. Ito ang masarap. So, ayan, gagawa tayo ng kinilaw. So, una ay, chapin muna natin yung bangus. Ayan, ganyan lang, guys. Wow! Natural! Sabihin natin bangus, kagulaan. Matitira na lang dito, guys, eh, yung gitna, yung tinik, no? Tinik sa gitna. Yun namang tinik, eh, gagawin natin, yun ang sasabawan naman natin, no? Para dun sa partners, sanayin muna natin itong, ano. Ito na yung bangus, ito na yung kanyang katawan. Tinanggal natin yung tinik dun. Eh, tinanggal natin yung tinik sa gitna, no? Ang gagawin natin dito ay, chapin natin ito. Natin to. Hanggayin natin tong medyo ano, yung tinik naman kasi natutunaw sa ano eh, sa sopa. Tanggalin natin lang ng tinik. Kasi kung gitna, ganyan yung taba. Hanggayin natin isama. Isama. So, isama na lang natin doon sa ating gagawing sabaw. Sinabaw ang bangus. Hanggayin natin dito. Guys. Chapin lang natin yan. Ayan. Ganito kalalaki. Liliit naman to kapag nalagyan na ng supa. Ayan, guys. Ito. Nahugasan na natin ng tubig. Itong in-slice natin na bangus. No? Yung meat ng bangus. So, pagkatapos hugasan ng tubig, lagyan natin ng suka. Basahin muna natin siya ng suka. Tapos, drain natin. Lagyan lang natin. Ayan. Drain natin yung suka. Tapos, balik-ulit natin. Balik-ulit natin yan. Ayan, balik natin. Patrain na natin yung then, kalamansi. So, wala tayong kalamansi. Lemon yung gagamitin natin. So, panguhugas ulit natin itong lemon dito sa meat ng bangus.
para matanggal yung kanyang bansa. Gagamitin natin yung kalahati dito. Bangas let. Iba yung kulay nung meat nung bangus. Naluluto siya. Naluto siya sa suka. Naluto siya sa kalamansi. Gagawin ang meat natin ay drain. Drain meat natin. Ito. Na natin. Yan, chop-chopin natin yung onion. Wait lang. Chop-chop natin ang sibuyas. Diretso natin yan. Okay, so, ayan o. Kaya sa kutsilyo, matalim. At baka mahiwa ang inyong kumain kapag ka gumawa kayo ng ganito. Set lang. So yan, set natin na maliliit yung kailang patagalin pa. Then, sili. Tapos, syempre, ang kalamansi. Eh, meron pala tayo dito yung lemon. So, ipakasin natin yung lemon. Ayan. Natin ang bigyan natin ang paminta. Ito. Masin. Diba? Then, suka. May lemon na, may suka pa. Ano yung natin? So, napakadali lang guys, no? Napakadali lang. Ayan, kumaano yung pinilaw na. Ayan, no? Masarap po. Ayan. Tandaan natin yan. Magkikita-kita rin ito. Magkikita-kita rin ito. Ayan. So, guys, oh. Gawa na ang kinilaw natin. Ayan. See? Kasi ikaw ang gumawa. Napakasarap. So, pwede tayo maglagay ng toppings dito. Ito nga. Yung kamatis. Tomato. So, slice natin yung tomato. See guys, pinapings ko yung kamatis. Hindi ka ba? Ang sarap, diba? Ay, sarap. Oh, ito, yung susunod naman nating lulutuin. Yung sabaw, sasabawan natin ito. Sabawan natin ito. Ayan guys, nagsalang tayo ng tubig na may luya, may kamatis, at sibuyas. So, may kasama na rin asin niya, no? Diyan natin ilalagay yung natira doon sa ginawa nating kinilaw.
So ayan. At ayan na nga guys, kumukulo na yung ating isinalang na tubig na may ingredients na luya. Ayan, bango. Ang bango. So ngayon, isusunod na natin ang siyempre ang isda. Ilalagay pa tayo dyan. Pag kumulo yan, hindi natin yung gulay. Ilang natin sa gulay. Kukulo-kulo na yan. Yan guys, kumukulo na. So madali lang naman maluto yung isda. Wow! Kulo na natin itong gulay. So may beans tayo rito. Natin yung beans, gulay. Something kasi yun yung mga gulay-gulay. Diba? Yung beans. Mga dalawang minuto. Tagal-tagal lang beans. Hanggang minuto lang. At ayan na nga guys, nakadalawang minuto na. Talo na yan. So, ipulo po natin ang ating basili. Aba, oh. Wow. Ayan, guys. Mamaya-maya, siguro mga dalawang minuto lang ulit. Kumulo na lang sobra yan. Pwede na yan. May timpla na yan. Nilagyan ko lang ng asin. Ayan. Sa ano pala, sorry. Ayan, lagyan natin ng konting paminta. Konting paminta. Masarap. Ang sarap! May timpla na yan. Kaya, ayan! Ano pang hinihintay? Kain na na! At syempre, may kanin na tayo. Diba? May kanin na tayo naka-prepare kasi nagsain na ako kanina. So, ayan. Ready, ready na! Ready na ang kainan! Kain na na to! Then guys, simulan natin kumain. Dito na yung ating sinigang. Wow! Lahat. Siyempre, mag-pray muna pala tayo. Pray muna. Ayan. 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 Kaya lang tayo. Okay ba? Okay. Higop muna tayo guys ng sabaw. Yung isa rin sa ano natin, kailangan huwag natin kalimutan mag-pray. Pagka kain tayo, matutulog tayo, may pupuntahan tayo, magkatrabaho tayo, pray muna. Kain na tayo. Up. Sabaw. Ulam na. Ayan.
tayo. Tayo. Tikman nyo guys, gawin nyo yung aking recipe. Ilaw para hindi masayang yung ano yung mga tinik pulo. Sarap. May naririnig kayo puta. Alam mo nga. Kaya yung ulang po yan. Galit na yung pusa, hindi ko daw, ayaw ko daw bigay isda. Yun guys, yung mga takot kumain ng bangos, na natitinik, ayan, kilawin nyo para walang tinik. Sarap kaya. Mahina. Mahina. Mapaparami ko ng kain ito. Note na yung ingredients dun sa meat ng fish ng bangos. Sarap. Follow nyo lang yung ano, procedure. Ano. Wala nyo lang siya. Kamalamdan lang siya. Damihan nyo lang yung luya. So. Lala kayo guys. Kain ka. Sinisipon na ako. Sinisipon ko. Alam ko ba pag umiikot
ikaw ng nang mainit. Ayaw mo na, pero gusto mo pa talaga sumubo, gusto mo parang kumain. Ito yung ano ng kinilaw. Na ayaw mo na. Ayaw mo na, pero gusto mo pa. Ito, ewan ng chili. Pinaiyak ko. Pinaiyak ko ng tigil. Ayun guys, tip lang. Kapag kumain kayo nito ng kinilaw, umigop muna kayo ng mainit na sabaw. No? Yun kasi yung tradition dun sa probinsya namin. Bago ka kumain ng kinilaw, painitan mo muna yung sikmura mo. Kasi merong hindi sumasang-ayon ng tiyan sa kinilaw. Pagka meron kasing nalalamigan ng tiyan, medyo ito yung sumasakit ang tiyan. Tunayin nyo muna yung sabaw. Tsaka kung merong soda, yun na lang inumin nyo. Ako, hindi muna ako ganong inom ng tubig. So, parang babasahin ko lang yung lalamunan ko. Mamaya na ako, mga 10 minutes, tsaka ako inom ng tubig. Basahin ko lang. Para mawala yung anghang. Grabe. Daming kain, no? Sila, isa-isang. Mamaya na ako bubuelo. Ayun guys, maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. At sana'y huwag kayong magsawang tumuporta at sumubaybay pa sa akin na vlog, no? So, walang kwenta. So, pero may napupulot na mga aral. So, yun lang guys. Maraming salamat sa aking mga teammates dyan, mga team loves, okay, organic team. So, ayan. Mega love shoutout sa iyo dyan. Love sa iyo dyan. Love Jane Day, yung aming admin. Si Love Dapin.
sa Ilocana, Coriana Park. Yan, mega love shout out sila Lad Casino Mercado, si Ginelo, yung mga ka-teammate ko dyan, si Raymond Watan TV. Yan, Lala Glenn, si Kaya pa iyak na po. Si Lala Dream Family, yan. Lala Glenn. Yan, sa ATV. Mega love shout out sa inyo. Ani Joy. San Antonio at saka si Edwin Sumalungan ng Maykawayan, Bulacan. Edwin Sumalungan, Diriyon ng Maykawayan, Bulacan. Yan, may galang charat sa inyo dyan. Ingat po tayo ng lahat. Bye-bye!